ikwento ko po sa inyo ngayon kung paano ako nag-abroad, paano ako nagsimula. Okay? Bago po ang lahat, kung sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At nagsimula po akong mag-abroad. Ano ba yun? After graduation, graduate ako 2010. So, naghanap ako ng, syempre, after graduation, fresh graduate. naghanap. Well, nag-try naman ako sa Pilipinas, pero yun, siguro hindi pinalag. Nag-try ako ng, yung after ako graduate, April 2010. After nun, pumunta agad ako ng Cebu. Kasi Tagalite ako. Nagpunta ako ng Cebu, naghanap ng trabaho sa mga restaurants, sa mga hotels, pero nakapagtrabaho ako sa ng siguro mga dalawang buwan sa Cebu. Yun, 2 months. Tapos parang hindi enough. While nagtatrabaho ako sa hotel na yun. Food attendant din sa restaurant. Kasi sa taas ng hotel sa baba ng hotel may restaurant. Doon ako nakasal. Tapos habang pag day off ko, nag-apply ako ng sa mga agency pa Taiwan. Una ako nag-abroad sa Taiwan, tapos yun, ang daming process. Naalala ko noon nung interview ang dami namin sa Crown Regency na Cebu. May Fentes Menya rin. Yun ata. Tapos, ang dami namin pumila. Ang call time ata noon, alas 7. Sa awa naman ng Diyos, nakapasa ako. Isa ako sa nakapasa. Tapos, yun na, nag-process. Lahat nag-process. Tapos, syempre, may placement. May placement fee din siya. Tapos, yun nga, fast forward, nag-Taiwan na. Kapag-Taiwan ako, Taiwan, that was 3 years. 3 years ako sa first contract ko, 3 years sa Taichung ako. Sa Taichung. Sa Saigundi ako masyado pala kaibigan. Sabihin na natin yun. Pero syempre, yung mga kabatch ko, may mga ano din, may partner sa Manila na may naman makikilala din. Hindi ka ma-homesick doon kasi madaming halos lahat Pinoy. Kahit Sunday naman yun, Pinoy. Tapos pag Sunday, nakakapagsimba ka, makikita mo Pinoy. May marami ka ding makikilala doon. Tapos yun. Yung first Taiwan ko, nag-attempt ako mag-apply ng Canada. Nag-apply ako ng Canada, agent kasi yun. Nag-apply ako noon. Anong nag-apply? Nag-apply ako 5 months na lang. 5 months or 6 months na lang before yung end contract. Nag-try ako. Tapos agent yung pinuntahan namin. Pinuntahan namin yun sa may libas ako. Part ng Taiwan. Pinuntahan namin. Dalawa kami yun sa kanila. Tapos, kasi yung agent na yun, may napalis na. Eh, yung syempre, nag-try din kami, nag-down kami na, magka na dinahan ko mga 70,000, 75,000 sa MP, sa pera ng Taiwan. Tapos, yung pera ng Taiwan, nag-antay kami. Tapos hanggang sa naka-uwi na kami, hindi dumating yung job order na inaantay namin. Dumating siya pero nasa Philippines na kami. Ang job order kasi noon, sabi ng agent, 6 months lang mag-expire na, dapat makabalik kami ng Taiwan bago ang expiration noon. Dumating yung naka-uwi kami ng Pilipinas, hindi kami ng Pilipinas, October yung end contract namin. Tapos dumating yung job order namin sa Canada,
December. So, dapat by bago mag-May daw, makabalik na kami. Makabalik na ng Taiwan para ma-process na. Kung hindi, ibibigay nila sa ibang nag-antay. Yung parang ano, may line up kasi. Line up. Tapos, kung hindi kami makabalik in January, February, sorry, ibibigay daw nila yung sa sumunod sa amin, yung line up. Tapos, yun, hindi kami nakabalik. Sad to say, yung pera namin nawala, yung pera hindi na naibalik. Sinasabi ng agent na ganito, ganun, wala nang pera. Yung iniisip ko din na siguro hindi para sa amin yun, hindi para sa akin. Yun. Kasi nakabalik ako ng Taiwan mga May na. Kasi nag-apply ako ulit ng pagkatapos ng 3 years contract ko, nag-apply ulit ako agad-agad para nga dun sa job order ko sa Canada. Eh wala, hindi natin hawak yung ano yung decision ng agency. Kailan tayo paalis eh. Tapos yun, nakabalik ako ng May sa ibang company naman. Sa ibang company, sa Sintu. Tapos, yun na, pagbalik ko, wala na yung apply namin. Pina-follow up ko pa rin naman kasi sayang naman yung perang laydown namin, 75,000 yun. 75,000 yun. Laki din nun. Tapos, yun na. Paulit-ulit na pina-follow up kung kailan yung refund ng pera naman. Wala din. Tapos, yun na. Parang nag-give up na ako. Siyempre, nag-proceed sa nagtrabaho na lang din ng maayos sa second campaign. Hindi ko na iniisip yung pera kasi ang pera kikitain naman yung sa kanila na yun. Kasi ayun. Tapos nga bago ako nakarating dito, nag 2 years ako sa company ko yun, sa bagong company ko, sa pangalawang company ko. Nag 2 years ako, tapos nag-ipon. Yun talaga, mahalaga yun, nag-ipon. Nagpapadala ako sa Pilipinas, pero alam mo yung mahirap kasi ipadala lahat. Dapat may sarili kang pera mo. Yung iba kasi, kaya walang pera, magastos. Alam mo yung magastos sa Taiwan. Nakakaipon ka naman, I'm sure, nakakaipon ka. Yung ang sahod mo nga lang yun sa pangalawang company ko, mga nakakalimis ata kami ng 15 o 16, hindi ko alam, nakalimutan ko na. Basta mga ganon, nagpapadala ko sa amin, mga nag-aarap yung kapatid ko. Pag halimbawa, nagpapadala ko ng 5,000, pinakamalaki na ang 7,000 sa peso na yon. Kasi nag-iipon ako ng pansarili ko, kasi may plano pa ako kahit hindi man sa Canada. Basta iniisip ko, at least kung halimbawa may mag-open na bagong opportunity sa ibang bansa, i-grab ko yun, at least may pera ako, hindi ako mangungutang ng yung hindi, ayoko nang mabaon sa utang, na aalis akong mababaon ako sa utang, ayoko nang. So syempre sa 2 taon nag-ipon, tapos yun nga, yun na ang time na dumating na yung opportunity pa Poland. Ayun ba, Poland. Nakita ko sa post kasi may agency sa Taiwan. Hindi ko na lang babanggitin, basta nasa Taipei. Doon ako nakaalis. Doon ako nag-apply. Wala. Sinarili ko yung pag-a-apply ko. Siyempre, may kasama din ako. Pero parang ako lang ba? Nung nagpunta ako ng gusto kong hindi ko alam yon. Nag-ano lang ako ng address. Pumunta ako, nag-taxi, nag-inquire ako doon. Kasi gusto ko talagang, alam mo yung i-grab yung opportunity na pa Poland. Yun, nag-apply ako sa Poland. Gusto kong mag-cross ng Europe.
gusto kong mag-cross ng Europe. Yung, kasi syempre, ang Poland ay part ng Europe. Kahit hindi siya Europe, at least Europe. Pag iniisip kasi natin na, Europe. Yung Poland, nasa Europe siya, part siya ng Europe. Iniisip natin agad, maganda doon, nandito gano'n. Maganda. Pero, hindi natin alam kung anong madadot na nating trabaho sa Poland. Yung gano'n. Yun nga, nag-apply ako. Ang placement doon, medyo malaki-laki din. Ang placement, 200, sa time ko, 245,000. Bukod pa yung 245,000 sa Taiwan na pera. Bukod pa yung pinumbayad ko sa breach of contract ko. Kasi nga ang kontrata ko sa pangalawang Taiwan ko, 3 years. 3 years, tapos 2 years lang ang natapos ko. So, ang yung isang taon, babayaran ko yun. Paling na-breach of contract ako, nagbayad ako ng 22,000 sa NT peso. Tapos, NT peso. NT dollar. Tapos, bukod pa yung pocket money mo, dapat may 30,000 na pocket money ka. 30,000 sa NT. O kung halimbawa, ibabudget mo kung depende na sa iyo yun kung anong magkano meron ka. Ang bit-bit ko nun pa Poland, 400 euro. 400 euro, nasa 15 ata, 15 o 20, hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Basta yun. Yun ang bit-bit ko, papuntang Poland. E syempre, nag-apply ako noon 3 October. October ako nag-apply, tapos dumating yung job order namin papuntang Poland. February ata yun. January, siyempre kasi pagpunta ko doon ng agency, bago ako nagpunta ng agency, may pera na ako, 50,000. Kasi dapat pag pumunta ka doon, pag may line up, may 50,000 ka kaagad. Siyempre, pagpunta ko doon, gustong-gusto ko talaga. Pumunta ko doon, may bit-bit akong pera. Pagpunta ko doon, pop, down. Nag-down agad ako. Tapos, yun, naka-line up ako. October. Nung January, ang pagka-January, tinawagan ako na dumating na nga daw yung job order ng kontrata. Parang akong hindi ko alam kung anong mararamdaman ko na halo-halo na Europe na to, iba na, yung ganun. Excited na hindi ko naisip yung takot ko. Hindi ko naisip, basta ako push lang. Hindi ko pa nga parang hindi ko pinagsabi sa company kasi nga nadala na ako nung unang nag-apply ako sa Canada, sinabi ko lang na nag-apply ako sa ganito, nag-apply ako sa Canada. Yung parang, pag pinakumusta nila ako, kumusta na yung sa Canada, wala akong masagot. Kasi gawa nga ng, nawala ng parang bula, pati pera. Kaya nung pag-apply ko ng Poland, hindi ko pinagsabi yung mga close friend ko lang talaga. Hindi naman sa may mga kaibigan ako, pero yun lang yung mahirap kasi ipagsabi kasi nga hindi naman natin alam talaga kung matutuloy siya o hindi. So ang pinagsabihan ko lang, yung isang kaibigan ko lang na parang kami lang dalawa yung parang nagplano, tumawag. Kami lang talaga lang yung tumawag kami. Yun nga. Tapos yun na, pag-apply na, ang bilis ng pangyayari, ang bilis ng process. Pag alam mo yung parang, pag wala kang pera, kasi ang pera ko noon, 50,000, iisip ko noon na matagal pa. Siyempre, binabudget ko every month may ganito akong sasahurin, hanggang sa, kung sakaling makaalis ako, at least may pera ako, binudget ko na yun. Tapos biglangan dumating ang job order, parang isip ko, saan ako kukuha ng pera? Isakto naman yung kapatid ko, sa seaman siya, bumaba ng barko. Humiram ako sa kanya, pinahiram niya ako ng kalahati ng placement ko. Pinahiram niya ako. So, parang siguro kung para sa'yo talaga, gagawa ang Panginoon ng way. Kahit gano'ng kahirap, kung para sa'yo, ibibigay sa'yo. May mga, siyempre may mga
trials din na iisipin mo na hindi mo kaya, pero makakaya mo. Para sa'yo, para sa'yo talaga. Yun na nga. Nag-process, ang bilis ng process, nag-appearance agad kami ng nag-appearance kami pa. Sa nag-appearance pa kami sa Taipei. Kasi sa unang batch ako sa Poland. O ako, isa ako sa unang batch na nakaalis. Tapos yun, dumating ang visa. March 23. Tapos dapat nakaalis ka na noon. Isip-isip ko, halimbawa pag March 23. Tapos aalis ako ng October. March. Aalis ako ng April. Iisip-isip ko pag umalis ako, ang tagal pang makabalik. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik ulit sa Pilipinas. Kaya nag-decide ako na aalis ako papuntang Poland May. Magbabakasyon muna ako sa Pilipinas ng 9 days. Yun, isang gastos pa. Kasi nga, gusto kong umuwi talaga. Makita mo na yung pamilya ko, magulang ko. Umuwi ako ng 9 days. Wala akong kapera pula. Pangasahe at 5,000 sa Pasko. At least may ticket na ako ba? Ticket papunta, babalik. Hindi ko naman po ulimahin yung pagkain. Ang akin lang naman, kahit akong wala akong pasalubo, ay importante makita ko yung pamilya ko. Tapos, yun lang. Kahit wala akong ano, kasi kung pagkain ka naman, di ba? Ay importante naman kasi makita mo yung pamilya mo. Yung ganyan. Tapos yun. Umuwi ako ng 9 days. Fiesta yun sa amin, 9 days. Tapos bumalik ulit ako. Pagbalik ko, dire-diretso na yung process. Dumating kami ng Poland. Ata, may 25 ata yun. May 25, parang ganun. May 25. Yun ha, simula ng journey. So guys, kung gusto niyo malaman kung paano naman ako nag-cross ng Spain, panoorin niyo next video. Okay? Bye! Please subscribe!